Yan, ito yung mga usual na nakikita natin, Baksha and Balmond. Ang pinakahanapin natin dito for Sibol is kung ano yung pinakamagsiset up ng tempo for them on the middle lane. Kasi meron ng Eve for BTK. Ako personally for Eve, napakahirap niyang kontrahin kapag nauna siyang mag-set up ng play. Not unless medyo mahirap yung positioning niya. Yeah. But anyway, for Sibol, ang dami pa, meron pa mga... Since makuna tita yung lineup ng BTK para sa Maglilia, para sa Cecilion, na ginamit ni Imam nung SEA Games. Yeah, na tumatak talaga. Si Mr. Imam, si Mr. Haji. Ayan na nga, ang Cecilion. Nabanggit mo na, Chantel. You also have the Selena. So nako, kung papansinin mo ang lineup ng Sibol, you have ultra late game because of the Cecilion and the Beatrix. Ganon din naman ang BTK, pero halos similar. Alam ko, Eve user ka, Chantel, eh, no? So, sino ngayon ang sasagot sa Eve na to? Cecilion talaga. Cecilion talaga. Oo. Kasi number 56 Laguna ako ngayon, eh. Nang Cecilion. So, pag may nakikita kang Eve, Cecilion ang sinasagot mo. Oo, yun talaga. No, okay. Kidding aside kasi, yung Eve kasi, pag nakompleto niya na yung items niya, kailangan na lang maging maganda yung kumagasakto yung pagbitaw niya ng skill. For Cecilion, pag tumama kasi instant burst, habang tumataas yung stacks, mas tataas yung damage. So, more on the late game talaga. Uy. Yung bad space eh, no? Yung bad space talaga. Mainit talaga ang dance floor. Mainit din niya na sa camera natin. Mainit-init pa ang dance floor. Ayan. 3-0 daw, no? Iba-iba dance floor ngayon, no? 3-0. Ayan. Parang yung isa kanina, wala, hindi ko nasasabihin. Parang naka-1 yun sa isang nari. Oo nga eh. Yung sa kalaban eh, yung no? Yung kalaban ng parang sige. Dumayo din eh. Parang dumayo. 3 yung ginano ngayon. Napatayo, pero napatayo din ata ng Pilipinas eh. Nangyari na ang nangyari. Pero syempre, this is once again game number 1 sa lahat na naging show match ng RMC. Ito ang pinakaseryosong show match. Kung ikaw ay matagal ng viewer ng RMC, ang dami nang nangyari, Chantel, na show matches. Pero hindi mo nga ito makukonsider na show match eh. Oo, kumbaga parang hindi. Preview siya na abangan natin na M4 huling nagkatapat ang ating dalawang team. Yeah. It was M3. M3 pa. Ayan na. At yung laban na yun ang nagdita sa magiging kapalaran ng Blacklist during that time. Totoo, totoo. Kumbaga sa laro ng basketball at volleyball, ito talaga yung malupit na exhibition game. Kumbaga may ano to eh. May record pa rin to eh. Kung iisipin mo eh. Kumbaga grabe yung pinaka magiging bragging right mo pag nakuha mo to. But pinaka practice mo to eh. Pero BTK and Sibol, napakalalim ng pagkakaalam nila sa isa't isa. Pero difference ngayon, for BTK, ito rin ang kanilang lineup na napanood natin before. For Sibol, ito na yung bagong Sibol. Yun nga eh. Na yun mga nga eh. Players. Yun nga eh. Sa sobrang lupit ng Team Sibol, gamit pa rin nila ang kanilang mga... Ano talaga, no? Soriano pala, si Mr. Oheb. Si Mr. Soriano, ang top lane. Kalaban si Pai Chicken. Si Pai Chicken ay pinakitaan din tayo ng malupit na Beatrix nung M3. At nandito siya ngayon using the 1-1. There you go. Nabanggit natin yan, Chantel. The sniper on Soriano against the 1-1 na hindi mo tatamaan agad. But there's your arrow. Pero yung galit naman, ang arrow si Zia. Sakto naman na si Imam. Pero nandun pa rin na disiplina ng ating mga players. Again, for Team Sibol, nandun yung kanilang aggression. Pero parang nakabisado ko na ito eh. Ano ka? Nakabisado mo na to? Parang kalmado lang muna na parang medyo agit ka. Oo, chill lang muna. Chill no? Ka lang muna. Kung baga, pag may merong opportunity, why not? Oo, why not? Pero si hindi, wag muna. Wag muna. Si Gonzales ang magiging jungle ng side ng Sibol. There's your arrow in the top lane. Ayaw na talaga. Kung baga, akala ko nga Mr. Imam jungle ang makikita natin. Pero sabi siguro ni Mr. Haji Imam, Kuya Manjin, saglit lang. Talagang ano na ako, mid-mage na talaga galawan ko. Sabi niya, no, I will stick to my role. Oo, stick to my role na talaga tayo. Gonzales on this Bamond, now attacking the turtle. Soto is also here. Is Moba Zane? Moba Zane, kalahati ang buhay. There you go, Gonzales with the turtle take. Libreng turtle. Mag-out na muna, BTK. Isang mabilis at napagandang zone out dito para sa T-ball. Ito naman sinasabi natin, mga timers nila sa pagkuha sa mga objectives against BTK. So hindi pa natin nakikita ngayon yung pinaka-retaliation ngayon na kanilang kalaban na team. So Team Sibol right now, they are setting up the tempo. At napipilitan dito yung BTK na mag-focus muna sa kanilang goal race. So kung parang nandun yung moment na kung ano yung pinaka-investment plan natin, doon na tayo mag-focus. Kasi parang medyo lugi tayo sa ibang rotation. Stick to the investment. Stick to the investment. Yan ang gusto. Yung gusto ng side ng BTK. There's your stun from Moba Zane. Meron ba sila makukuha this time? This is Gonzales na pulado. Gonzales! Ay!
Trying to turn it around, pero hindi nagagana pa. Ayun yung sangbing claws for the counter go. Plus yung bat space, iba talaga si Imam. Oo, iba talaga connection dito. Uzi and Imam again with that kill. Nandun pa lang tayo, 3 minutes pa lang, pero nandun na agad yung damage. Tamaan mo ng arrow, tamaan mo ng sangbing claws, and that is it para si Seaball. Pero 3 minutes pa lang, guys. 1-1 na agad ang ating score. Pero for the 1-1, Fried Chicken, that is the corrosion side. So more on the movement speed. More on the damage output. Para doon sa 1-1, para doon kay Fried Chicken. But the story of this game, late game Imam is probably now online. Sa early game pa lang kasi ang dami niya kagad nakuha ang kills. O, kumbaga pagkakasama pa lang, late game Imam. Tapos meron na siyang early kill agad against Team Seaball. So imagine the stacks na meron ngayon. Yung Cecilio, even on the top lane, napaka-aggressive dito. Pero Soriano with the pick-up, naman arrow! Fried Chicken, mabipilita na gamit na kanya second skill and dash away para sa kanya. The intensity for both of our teams. Ramdam natin ngayon. Ramdam mo na naghahanap ang Seaball ng laban. Uzi with those arrows. Ganyan mag-Selena, Shinbu, sana napapanood mo to. Kanina, nanawagan po kami. Kanina, napakahirap eh. Nahirapan kami. Pero Uzi, of course, Mr. Aeon, the new kid in town, with Imam, nahihirapan sila because BTK ay medyo makunat din talaga. Aww. This is the round 2 of the turtle fight. Gonzalez is here. Sino makakuha nito? There's your arrow. Hindi tatama siya din. Pero yung nga lang, nakapwesto dito mo ba siya? Nagsusunod nila si Gonzalez. Ginamit ang Police Armor, pero wow. Retribution. Rinig na rinig mo ako ni Mubazin. Soto, now low on life. Gagamit mo na slow. Pero yung nga lang doon ang kanyang sprint. And, okay. Alam mo man, Jin, parang ilaban natin ngayon. Makakuha sila ng kill. Mukha sila ng objective. Para after nun, kapag hindi sila makakakuha ng trade, out na. Out na eh. Ganon yung kagandahan ng BTK eh. Isa sa mga teams to na may puso din eh. Alam mo yung tipong momentum-based team din. Plus, ang taas din ng kanilang discipline. Look at Fight Chicken. Tinitipid niya rin talaga yung kanyang second skill. If ever tatama yung arrow. Diba? Tinitipid niya talaga. And now, BTK is rotating in the top lane. MOBA Zane, makikita niya si Uzi, imbes na si Soriano. And gusto lang nila kumuha ng push. Oo, kumbaga para dito sa BTK, kailangan muna nila ng information. Pero grabe yung pag-zone out dito na side ng BTK. Grabe si HG. Oo, imaginein mo, yung jungler ng Seaball ay mapipigilan mo. Pero nga lang, real world manipulation para kay Zia. Sa mga araw doon, may ganas, may Taurus, may top lane, makakuha lang nila mga HG. Makakuha din na kill sa may bottom lane ng BTK right now. Wow. Sila ang nakaka-advance against Seaball. Team USA BTK leading by 800 gold. Slowly but surely, napakaganda naman talaga ng kanilang rotation sa top lane. Binigyan si Fried Chicken ng time to farm. At kung papansinin mo, may switch na mangyayari dito, Chantel. Bababa si Fried Chicken at nilipat sa taas si ECG. Nag-call si MOBA Zane. Bigay lang ng farm kay Fried Chicken. Bihira mangyari to. Na natatalo sa early rotation ng Seaball. Oo nga, kumbaga parang ngayon sa BTK, ang nangyari kay MOBA Zane, siya yung pinaka nagbibigay ng vision. Yun nga eh. Usually kasi naman si MOBA Zane, kilala natin siya Roger, mga ibang heroes na mga marksman, same with Dua Wise before. Pero ngayon, hindi talaga siya nagiging aggressive. Pero bottom lane natin si Fight Chicken, halos wala ng buhay doon. Napakalalim ni Fight Chicken doon ha, pero nako, nabitin yung damage output ni Imam. There's your slow from Zia, there's your arrow also from Uzi. Tataman si Zia, pero nakaanam dito si MOBA Zane. Hinarangan ni MOBA Zane, Zia is also alive. This is BTK na hindi pa rin nadideads kahit na sumusubok ang kupunan ng Seaball. This time, sila ang in control. Kumbaga, Seaball ngayon, alam din nila na medyo delikado kanina pumasok against the real world manipulation. So ito pa rin eh, Zia, binigyan natin siya before. Sabi, Pilipino ka muna. Oo nga eh. Pilipino naman talaga siya. Oo. Pero ngayon, sa performance niya, pinapakita niya rin kung bakit minahal siya ng mga tao. Galing. With that Eve. At yun ang naging signature hero niya doon sa tournament ngayon. But for BTK, maganda yung positioning nila. Although Soto is there for the mission, even the other players of Team Seaball, habang sinisimulan nila at 35. Nasa gitna si Soto ngayon. There's your arrow. Si Ziyana naman. Sa kanya nakatingin ang camera because ang ganda ng kanya sera, pero mas maganda pa rin yung mga pagbala-bala ni Soriano doon sa likod. Fried Chicken is down. Gonzalez is down. Soto is also here. Pero ECG coming in na napakakunat ng Esmeralda. 1-1 setups from Zia at ultimate naman mula kay Soriano. Pagkatapos ng setup, meron pa mga player na makukunat para sa ating dalawang teams. Team Seaball, nandun si Soto for the vision, but for BTK, mahirap din aray, i-burst aray. Five players. Aray. And speaking of, napapaaray dito si Soriano dahil sa gets MOBA Zane. Mapipilita na mag-dash away. Pero again, MOBA Zane with that kill for
PTK. Tumapang si Moba Zain. Eto na. Oo, tumibay ang tuhod. Tumibay ang tuhod, kakakain ng balot. Moba Zain, killing the sniper. Solo kill yun, Chantel, ha? There's your arrow. Finally, makakuha ang Sibol. Again, this is Imam and Uzi connection sa ating middle lane. 8 minutes pa lang na ating laban, pero napaka-intense na ng mga pangyayari. Uzi with those arrows. Kailangan niya lang talaga matarget lagi si Zia. But take note, if you are Sibol, you have to manage kung paano ang magiging pagpasok ni Fwide Chicken. Si Fwide Chicken kasi nabibigyan ng space ng BTK. Commendable din si Moba Zain. Even si Ichi G ay commendable sa laban na to. Pero then again, Chantel, kung papansinin mo, alam ko kinastro itong SEA Games. Sa games ng Sibol, sa nakaraang SEA Games, ay madalas nagkakatalo talaga sa late game. Oo, kumbaga Sibol dito nakilala natin. Isa na sila sa mga pwede natin tawagin na comeback. Comeback teams. Comeback teams. The comeback team. Oo, ready na tayo sa mga comeback, kumbaga. And for Team Sibol, hindi pa natin masasabi na talagang lamang ang kanilang kalaban dahil napakaliit lang ng gold lead for BTK. And even on the other objective. So, pwede to eh, one-way push. They have the Beatrix, they also have the Cecilion, and just look at the damage dito na pwede iba to ni Imam. And think of Imam, hindi pa siya talaga mapupuntahan ng BTK. Pero yung BTK, para sila na-enclose sa kanilang sariling galing mapa dito sa ating laban. Galing na rotation ng BTK rin kasi. This is all because of the commands na meron. Si Moba Zain dito ay sumusubok lang. There's your arrow, natatamaan! Bawal maliitin, of course. Burst damage after burst damage. Pinalamon kay Moba Zain. Walang makunat-kunat dito, sabi ni Ima. Mayroon kay Fwide Chicken is there for the vision. Uy, Fwide Chicken. Pinamalakan yung ultimate. Aray! Uzi still alive. Pero may bawi dito, Soriana nga lang makukuha. And Fwide Chicken ay buhay pa rin habang si Gonzales kailangan pigilan or ayaw pa pauwiin. And Shark will be done habang si Ima ay buhay pa rin. Inchichi, mapipilitan na tumakas. Ginamit pa nga ang sprint dito sa ating laro. Crucial death na nagmula kay Moba Zain. Finally, humihinga na ang Sibol. Pinag-usapan natin to na early game nung nakaraang SEA Games, mas maraming games ang Sibol. Mahaba talaga eh. Natatalo talaga sa early game eh. Kumbaga magugulat ka na lang na doon yung damage eh. Oo nga eh. Pag dumating ng late game, magugulat ka na lang na biglang sila na nakakalamang. At ganun yung kwento nung SEA Games na mukhang nangyayari nga ulit ngayon. Speaking of nangyayari ngayon, makakasira ng Torres may bottom lane dito ang Team Sibol by the hands of Soto. At kumakapit, konting-konte, pero para masasira na ng minion, hindi, nadepensahan pa rin nadepensahan dito pa rin ng BTK. But looking at the items, more on penetration. Ang gusto makuha dito ni Soriana with the Malefic Roar. So that is against the tanky heroes of BTK. Ewan ko na lang kapag hindi sumakit pagkatinap. Alam mo yan. Kailangan gumuhit yan. This is also a killing spree na meron. So gusto talaga maghanap ni Oheb Soriano ng damage output. Sumasakit na rin si Imam. Sibol. Oh, grabe naman! Tactical reposition to the shot. Saktong-sakto para dito sa Team Sibol. Dalawin. Saan ka nakakakita ng ganong klaseng Beatrix? Kay Soriano lang yun eh. Oh. Kaya nga siya binansagang Filipino sniper dahil siya lang ang gumagawa ng Malacardo Dalisay na action Jackson moves. Kumbaga parang yung pag-angay niya na kanyang bala dito, eh pang season 8 na. Pang season 8 na. Kumbaga, i-reserve mo na next season din. This is Soriano at its finest. Mainit, mainit si Kuya Soriano dito of Team Sibol. But again, this is the Lord para sa ating laban. Aray! Uy, sumasakit na. Parang mahirap kayo kung ikaw yung BTK, mahirap na pumosisyon. Kasi ba'y pwede pumitik for Imam, even for Uzi. Ang dami nilang long range ng mga skills against BTK na hindi kayang pigilan talaga ng BTK. It's all about the pokes. All about the pokes para sa side ng Sibol na wala na yung early game lead ng BTK. Ito na naman ang Lord Attempt na hinihintay ng sambayanan. Nakailang Lord Attempt na ba na napanalo ang kupunan ng Sibol? Kailangan atang magulat ang BTK! Slam dunk na magmumula kay Gonzales. This is a 4-on-5 team fight. Wala taga-setup ngayon para sa side ng BTK at matatamaan pa mga arrow si Moba Zain. Habang nangyari ay Fwide Chicken sa Ibrangeti. Pero nga lang, nakakukuha sa kamay ni Imam habang si Moba Zain. Pero siya, with a teleport manipulation, please lang mag-back away. Pero Moba Zain, with the door secure. Pero nga lang, Soriano will get that kill. Wow. It is a 3-for-1 BTK with the Lord.
Wow! Nakuha man ang BTK yung Lord, but klarong-klaro na lamang doon ang Z-Ball in terms of kills. Buti na lang kamo, magkakaroon ng space ang BTK with this Lord, Chantel. Good job para side ng BTK. Oh. Pero again, sobrang dangerous ng Z-Ball pagdating sa mga Lord attempts na ganyan. Nakita naman natin yung damage na kanina. Ilang pitik lang dito for Imam and the other players of Z-Ball. Napakasakto para sa kanila. So for BTK, yung kanilang Lord, Manjin, napakabilis lang na na-clear dito ng kanilang kalaban. And even for Shark, imagine the damage nawala, dito. Nawala. Parang pinitikan. Oo. Parang biglang pinatakan yeah. ng damage dito ng Z-Ball. And instantly, wala yung setup lane nila. Yeah, sinayang lang nila. Yun kamo yung nagligtas sa BTK. Dahil kung nakuha mismo ng Z-Ball yung Lord na yon, pwedeng tapos na sana ang laban. Ilang beses natin yun na-witness nung nakaraang SEA Games, yung shot calling prowess ng side ng Z-Ball team. This time, BTK trying to find something. Kailangan ano yung pwede nilang makuha doon sa Lord take na yon. Alam mo, ang nangyayari ngayon for BTK naman, ang kanilang nagiging items is more on, kumapasin nyo for the Baxter, even for MOBA Zen, and even the Esmeralda, that is the Blade Armor. Blade Armor. Mahirap na ngayon eh. It is 14 minutes. Very crucial na dito yung free hits ni Soriano. Oo nga. So kailangan, nandun sila sa moment na, ano unahin natin, yung damage ba ni Imam? Damage ni Soriano? Soriano, pareha silang may pero damage. Pero mahirap eh, di ba? Yun nga eh. Si Soriano ay merong 9,000 gold, si Imam ay may 9,000 gold din. Hindi pa nga tumama yung araw, kamuntikan pa si MOBA Zane, pero tinamaan siya ng buong bat space. There's your ultimate, wala oh, ka shark. Paringalat naman with that ultimate. Paringalan, HG mo ako ng kill, pero may bawal naman ng Team Z-Ball. HG, may pigilan din ng Gonzales, may pinitan na lumayo. Habang si Soto may iwan doon, Winter Trash, ako kanya ginamit lamang sa tatlong players, habang si White Chicken ay wala ng buhay against Gonzales. Free hit lang ang free hit. Soto with a kill against Zia. And mapipilitan lumayo dito ang BTK habang si Shark pipigilan na lang niya. Pero sakto naman para kay Imam of Z-Ball. Welcome to the Philippines. Let's look at that instant replay. Soriano kinasa. And there's your snipe. Mula doon sa likod. Plus also the late game damage. Vintage Z-Ball is real. 14-8. Can MOBA Zane defend ang sakit ni Imam? Oh, eto na. So may bottom lane natin. Gusto ko hanin na Z-Ball ang Torre Inhibitor Teletron. Buhay na ang ibang players ng BTK habang si Gonzales ay wala ng buhay. Real world revelation plus short with an ultimate. Kasi nga alam ako ibang players at ngayon naman BTK ang may chance to get this Lord. Not overstaying their welcome. Ang kupuna ng Z-Ball at sabi ng BTK, sige, kami andayo. BTK, nice setup mula kay Zia. Crucial Lord attempt. 23 seconds down. Sina Gonzales, kompleto pa ang BTK. Pasok ngayon si Soto. Soto lang mag-isa. Si Uzi ay nandito. Sets up the drop para kay Uzi. Pero si Fight Chicken, ginugo pa rin yung Lord. Nandito na si Soriano, the Filipino sniper. Kumasa ng snipe. Siya ba? Soriano with the save! Soriano with the Lord! Pero makakakuha ng kills! Makakakuha ng kills ang BTK! Oy, pero no buhay si Soto! The Filipino sniper with that shot! Sakto with that Lord! Naagaw pa sa harap ng up the players ng BTK! That is the second Lord of our game! 16-minute game time! Pero napaka-intense! It's all about the timing! It's all about the discipline kung kailan mo ibibitaw ang scale at napakahirap nun for BTK yes. dahil hindi nila alam na nandun pala ang Filipino sniper. Kitang-kita natin kung paano niya pinalitan yung Wesker to the Renner at talagang kinalculate yung Lord. This time, the Lord will march toward the mid. BTK will now prepare for the team fight. Grabe, email na email si Imam, pati yung Bush. Ay talagang sinasang Green Claws. Automatic check. Let's look. BTK. Hoping for the best. Si Fight Chicken. And nagta-Tiger face out. Is the Lord, Chantel. Ito na yung Lord natin for the side of Team Z-Ball. Habang yung BTK. Aray ko po. Uy! Mabilis lang naman madedepensa. Mahuhuli dito si Gonzales. Pero buhay pa rin. Ginamit ang Real World Manipulation. Pero Imam again. Will counter damage. Pero mabawi din naman ang Team Z-Ball. That is MOBA Zane and Gonzales down. Wala ang mga jungler ng ating mga teams habang yung Torre sa top lane ay masisira na. Iba talaga ang impact. Sak-
Bakit? Imam with the bad fist. Boom! With the sanguine claws at kung ano-ano pang impact. Hashtag Imam God. Soto, napakakunat din. Dead si Fried Chicken at si Moba Zane. Pero tignan mo yung juggle na ginagawa ng Seaball. Unti-unti nang tinatapos ang laban. Soriano lumipat. Ay! Oh, but Ichiji with the kill. Buhay pa ang BTK. Hindi pa tapos ang ating laban. Dumedepensa pa rin ang apat tatlong players ng BTK habang wala na silang mga inhibitor turret. And this is 18 minutes. Pero wala gusto tumakas pa rin nga lang. Hindi tumakakatakas pa. Ano? Uzi is down by the hands of BTK. Kailangan din natin i-comment talaga si Ichiji this time para sa side ng BTK. Commendable din kung iisipin mo mabuti si Shark dahil ginagawa nila yung best nila to zone out and defend the game and to save their team. Kasi kung isipin mo, napakahirap din patumbahin ni Ichiji. One death lang ang meron ng Esmeralda na to. O kung magkapag titignan natin yung score, 16-14, it is almost in 19 minutes. Actually, 19 minutes na. So, ibig sabihin, hindi ganun ka intense yung teamfight, pero wala talagang conversion of kills. Correct. So, ganun din kaganda yung positioning na ating mga players. Pero nga, mauuli dito si Soto. Mukhang mababurst ng side ng BTK. Ginap ng Winter Crunch. And that is against 5 players. Ginamit ng mga skills. Ang itira ng ultis kay Moba Zane. Ima mauhuli doon. Imam. Pero doon pa na front. Imam! Mauhuli ng immortality habang si Shark. And hindi dito na umalis. Pero nga lang. Dahil doon na kilis para kay Zia. Habang si Ichigi na doon sa may bandang likod. Oh, Soriano and Imam is down. Team USA taking down 3 Filipinos. Naku po! Na-dead si Imam God. At mukhang libreng Lord ang makukuha. Ichigi! Pumapasok dito. The Filipino import, Ichiji! Nako po, napakakunat dito pa rin nga ng dalawang players yan ng Team Seaball. Si Ichiji talaga yung Ichiji! Tinitibiyan! Grabe! Nako! Ichiji! Nung huling may tumipi, alam ko na ang nangyari. Alam mo na ang nangyari! Pero Chantel, this is still a Lord! Na anong level na ba ang Lord na to? Level 3. This is level 3, Lord. 20-minute game time na secure dito ng BTK. Although, take note, Soriano, kumuha na dito ng Demon Hunter Sword. So, that is against the Tanky Heroes versus EGG, Moba Zane, and even Shark. Mabilis lang din para sa kanila na dumepensa dito against BTK. Kaya eh. Kaya eh. Kaya. Wag na wag lang talaga. Wag lang talaga. Ma-Shark. Ma-Shark. Shark with the setups. But man, EGG is carrying this team. 15,400K. Full items para sa side ng BTK. Kung wala si EGG, ay malamang ay pwedeng talo na ang BTK ngayon. Oo, meron kasi taga-front dito talaga sa side ng BTK. So again, this is the Lord marching in sa kanilang side. Hindi na mag-clear na minion. So mas makapal na minion wave ang kanilang ibibitaw as short ay halos wala nang buhay. Nandun yung damage ng Seaball. Yun nga eh. Kaya hindi din ganun kadali para sa kanilang kalaban na pumasok. Yes. Which is a good thing para sa Seaball. Which is nasa timing talaga ang ginagawa ng BTK. Na-outplay sila kasi mechanically, malakas talaga ang Seaball team. Oo, kumbaga nakita naman natin yung kanina eh. Pero nga lang, ayan na, si Shark! Oh no! Patay na kumaan doon ng kanyang ultimate as Zia will use ay, that God, Imam God, skill. Imam God! Imam God! Magpumitik-putik! Pero nga lang, Ichiji with a kill. Okay, ang ganda pa rin ang setup ni Zia doon. 3 are down para sa side ng kupunan ng Seaball. Zia nandun sa bandang likod. Isa lang ang na-dead by side ng BTK. Fight Chicken, meron pa siyang immortality dito. 40 seconds ang titiisin ni Imam. 40 seconds ang titiisin ni Uzi, ang mag-best friend. Ah! Imam and Uzi, kakayanin ba nila ang pressure ngayon ng Lord? Wala ng Lord! Itutuloy ba to? Imam God! Nandun ang depensa! Shutdown pa kay HG. That is a double kill. Pero yung minion nandun, Zia ay mabibilitan na mag-tower lock. Oh, but there's a stun! The connection! Imam God! Call him the KDA machine! 6-2 and 10! Ang tagapagligtas ng Team Seaball sa game alongside sa kanyang best friend na si Aeon Uzi. Hindi pa tapos ang laban. Seaball dito, nakadepensa against BTK. This is 2020. Tatlong players ng BTK ang patay.
tipi-tipi na yun. Never again! Never again! Ang huling ng tipi natalo eh. Oh, don't try this at home. Oh, don't try this at home. Oh, it's hard, it's hard. Hindi nanood ng Rivero, walang follow-up! Ang ganda ng setup, walang follow-up. Sabay-sabay, hashtag E-Mom-God! Taking game number one. Victory!